Tinanong ako tayo, sa ating pag-aaral, sa ating sulit-sulit pag-aaral, para po sa ating buwan ng paksa. Yan, ang buwan po ngayon ay Marso. Siyempre, ang paksa dapat natin pag-usapan ay tungkol sa paano ba ang pagpapalakas ng kanilang templo. Ang tao. Yan. Dahil ang tao, ang kanilang isa ayon sa kanilang wangis, at ito ang kanilang tahanan. Ang kanilang templo, dito sila madalas nananahan. Dito sila madalas nananahan upang makita nila, ma-survey yung iba't ibang lugar na kanilang lika. Yung kanilang lahat ng lika at ang tao, ang siyang pinakamataas na unig na kanilang lika ayon sa kanilang wangis. Kaya dapat natin pag-usapin kung paano palalakasin ang tao ito. No? Tayo yun. Dahil meron tayong malaking responsibilidad na gagampanan sa mundo. Tayo ang caretaker ng lahat ng kanilang lika, hayop, material, planeta, kalikasan, ang kalikasan ng kanilang lika. So, paano natin magagawang malakasyon? Yan. Kaya nga ho, meron tayo ginagampanan ng kwaresma. Kaya nung nakaraang buwan ng Febrero, pinag-usapan natin yung kahulugan ng kwaresma. Ang kwaresma ay tumutukoy sa 40 days, 40 días. At yun ay hinati-hati natin sa pamamagitan ng 28 plus 8, ay 24 plus 8 plus 8. So ano na yun? Di ba pinag-usapan na natin na yung 24 plus 8 plus 8 ay tumutukoy sa days. 24. Tumutukoy sa 24 oras. Na taglay dito ang liwanag at gabi. Ang isang 24 oras may araw at saka may gabi. So, dalawang klase ng polarity na meron sila nilisa sa kalikasan. Kaya diyan tumutukoy 12 oras ang liwanag, 12 oras ang gabi. Kaya more on material pa rin ang tukoy nito. Pang material. Kasi material ng planeta. So, yung ano naman yung 8? Yan. Mag-usap natin ngayon kung sino-sino yung mga nagpapaloob sa 8 na yan. No? Kaya, tapos 8 ulit. Kaya, kung total, yan ay 40. 40. Yung ibig sabihin, 40 days. Bakit 40? Yan pa rin ang tukoy ng apat na sulok. O, sige. Apat na sulok ng mundo natin ginagawa. Sulok. Actually, direction yan. So, meron. Sabi nga yan, nagsimula sa buwan ng Febrero, sinuruan tayo makipag-unayan. Sinuruan tayo muhibig sa ating karelasyon sa positive, kanan, mga kadugo, kaibigan, kamagana. Sa negative, mga kaaway, yan, yung mga hindi sang ayon sa'yo. So, saan kailangan din mahalin? Mahalin nyo yung ating mga kaaway. And then, dito naman, pagmamahal sa mga nilikhang nabubuhay sa planeta. Kasi nga tayo, ang unang-unang pinagkatiwala ang mga nalaga ng lahat ng kanilang nilikha sa mundo ito. At hindi sa lahat, yung papunta sa itaas, yung pakikipag-unayan, pagmamahal sa lumikha at ang tingin ng buhay sa atin. Kaya yun yung apat direksyon. Kaya sa panahon, kaya yung pinatukoy ng four sides. North, East, West, South. Yan, yan, yan. Ngayon, ano yung 24, ano yung 8, ano yung 8? Sumutan, itong 8 na to, tumutukoy sa espiritual. Pero yung 24, tumutukoy sa material. Kaya dapat kumpitusin natin yung 40 days. Nakalulungkot lang kasi meron tayong mga kasamahan na sabi, at doon na lang ako sa 16 days. Oo, yan. Nakakalungkot pakinggan yun. Ibig sabihin, ayaw mo ng 40, gusto mo 16. Pero ang hindi na nila naunawaan, ito yung spiritual. Ang gusto na nila kahulugan ng 40 ay sa spiritual. Ang kailangan natin makompleto ay yung 40 days sa pagkanap mo ng panalangin na umasal ka sa North, East, West, South. O, bakit natatawa at gusto mo 16 lang? Buti na lang nahila natin yung dating ex-president natin si Badong na nagkataon na kasama siya sa misyon, kaya nakasama siya sa 40 days na gumagalan ngayon. Bakit? Kasi yung 24 days, hindi naman bawal kumain. Magbabawas ka lang ng pagkain ng kung ano yung dami na tinakain mo, kung dalawang tata na kanin sa isang araw, no? So, yun lang isa. Yun, hindi talaga hindi pa talaga sakripisyo yun. Ang tunay na sakripisyo, yan, normal pa lang yun kasi mag-religious ka. At hindi natin gusto kayong magkasakit.
ikaw bawa sa lahat ng mga kinakain mong matarap, kasama na ang mamantika, matamis, maalat, at saka, ano ba? Ay, hindi ko, yung ating chef talaga bawa sa rin, asin natin. So, yun sa mga cost ng kadalasan ng sakit, pag sobrang mamantika, maalat, at saka matatamis ang ating kinakain. Kaya sa pag kumain tayo ng kanin, yung mula sa huwag po ng mantika. Haluan nyo ng gulay, okay? So, yan, 50%. Kaya ako, ha, at madalas. Kapag kumakain ako, isang tasang kanin sa araw, at isa na lang sa gabi. Yung medyo kalagitanan ng gabi. Kadalasan in between, yan na lang tinapay or prutas na tapos iinom na ako ng tubig. Tapos nagbabayo kayo sa ko at saka nagsasya ako pang lens sa may exercise. No? Yun. Magtutulong ako ng paano magbawas ng cellulite dito sa sitmura. sa tiyan. Doon sa OFW. Kasi meron kami activities sa March 15. Whole day yun. Ang mga OFW ang kasama namin. Tutulong ko sa kanila yung sekreto kung paano tayo magkaroon ng pagbabawas ng cholesterol sa second layer ng balat natin yung laban natin. Kasi yung cholesterol na nasa second layer, hindi na pwede ibaba sa ugat para doon yung labas at pwede, hindi na pwede yun. Kailangan yun, i-aakit sa second, sa first layer ng balat, tapos na yun, tapos i-aakit rin sa balat. So, first layer ng balat ng balahibo, lalabas siya as pawis. Ayan. Kaya, yun ang isa sa mga pag-alis ng mga nakistore na toxin at cholesterol sa second layer ng ating katawan. So, ibig sabihin, ang material na aspeto ng 24 days sa kwaresma ay hindi pa tumutukoy sa fasting. Paghahanda lang ito, preparation lang ito sa fasting kasi hihahanda. Dahil yung susunod na 8 días, yun yung no solid, no liquid, from sunrise to sunset. Ano ibig sabihin? Wala. Yan. Six. Pagkat bago tayo gumalap ng alas 6 ng umaga, sa pagharap natin sa north, ng ating panalangin, ikaw ito nasa gitna, ano? Ito ang taong tumitindig sa gitna. Ito yung itong direction ito. So, sa pagharap mo sa north, 6 a.m., bago mo gumalap ng 6 a.m., mag-heavy breakfast ka na. Pero pagkatapos mo manalangin, wala ng solid, wala ng liquid. From 6 a.m. di ba ngayon? 12 noon, 6 p.m. Wala na. Pagkatapos mo basta ng 6 p.m., saka pa palang pwede kumain ng lugaw. Doon tayo maghahanda ng lugaw sa 8 days na to. Kaya yung 8 days, pag isimula yan, no? Ang nata ko, sa March 14. Kaya, March 14 ng alas 6 ng umaga, heavy breakfast. Kasi yung heavy breakfast, yung pulo lang, huwag yung logo. Huwag yung bloated yung pagkain, ha? Huwag logo kasi binabawasan mo. Huwag mo lang paluwag din yung stomach mo. So, tama lang siya. So, pagkakalimutan mo, magdadasal na. Pagkatapos magdasal, magtitiwala ka na sa sarili mong yung laway, yung saliva mo, at sa sarili mong kakayahan. Kontrolin mo, huwag ka masyado magpapawis para hindi ka masyado uhawin. So, yun, kontrolin mo ang trabaho mo, kapag talagang uhaw na uhaw ka na, ibuli mo ang natitira mong tubig sa toilet, tapos sabay-sabay mo lumabi, okay, para ka na rin uminom. Kasi ang susuporta kayo sa kulanan mo sa material, yung papel na po ng 6-12-6-12-6-12-1. Yun ang magbibigay ng susog ng lakas sa akin. Kasi ginabawasan yung material, pero tinataas naman yung spiritual para mag-level. Kasi kadalasan talaga sa gawain natin, laging lamang ang material. Isa mo nga sa pag-aaral, para sa inyo ito, bakit walang nila na ako ito lang sila marami? Bakit sila tatamaran? O, isa man talaga kung lumakas sila at magkaroon ng buhay ng kaisipan, sila din ang makikilabang hanggang sa higit yung kanilang pamilya, di ba? O, dahil para sa kanilang pamilya ito, pero bakit sila dadamot niya? Okay, so yun ang sikreto doon. Kasi nga, pag katotohanan na sila bumusapan, marami ang ayaw maniwala. Pero pag kasinungalina, no, halong talamang ka, nangangunga pa. At hangang-hanga pa sa'yo at pumapalakpak pa. Okay, so balik tayo dito. So ibig sabihin, itong no COVID, no liquid, 8 days lang yan. Kung bakit 8, bakit yan 8? Mamaya, tutukoy tayo ng diretsyo niyan kung sino yung 8 na yun na yan. Okay, so starting naman yung March 21, tapos na yung 8 days ng no COVID, no liquid. So yung March 22, pwede na tayo ng prutas at tubig. Yan. Pwede na tayong kumain ng prutas at tubig from sunrise
dahil malaglaman yung ating bismoka, yung ating stomach sa buong maghapon, lugaw lang na walang asin ang ating lulutuin. Lugaw na nilugaw sa pamamagitan ng tubig at ng luya. Ang oatmeal, pwede ba? Tagtag na wala pa nga, pero may solusyon eh. Kasi bigyan sa kanya yung nasa ating balita, no? Oatmeal is hango din yan sa trigo. Kaya may proseso na ng pagkaano yan eh, pagluluto. Pwede na. Oatmeal daw, pwede. Yeah.
kanya, itutulong nyo kapag sumapit ang panahon ng Kwaresma. Kaya, lalakas ang inyong katawan. Kaya kung yearly cycle, ganyan ang ginagawa nyo, lalakas ang inyong katawan. Hindi ka ba kayo magiging senior citizen sa pakiramdam. Yung tubod, lalakas, makikipag-abot. Yan, 16 years old. Hindi 16 years old. Okay. So, yun. Kaya, sa figura, yung figura namin nung nakaraan yung buwan, ito. Sabi na, hindi ko makalakas ng material at spiritual. Ito, nagsimula ng panahon ng bata. Ika ka figura ko, no? Oh, so, yan. So, ito yung figure natin. Libre na yan, ha? Alam nyo na yung mga data na ito. Tapos, ginawa ko na yung graph. So, pag 0 age ang isang bata, sabi nga, pag 0 age, ang power niya sa spiritual ay malakas. Pero habang nagkakaedad ang bata, pagaling doon, dapat, that's a 22 years old, malakas yung power ng bata, ng tao, no? So, yan. Kaya, ito may habang nagkakaedad, pagaling ng 13 years old, umina na yung power niya ng spiritual. Ibig sabihin niyo, ang healthy guard, yan, yung distansya na. Kailangan, yung sarili niyang anghel de Gabarda, yung sarili niyang lakas pang-spiritual, ang siyang pagsimula niya ng kanyang, pagbubukutan niya ng kanyang lakas. So, yan. Kaya ang figurang ito, lumalabas yan na ito yung alpha. Eh, ito yung omega. Pero ito yung alpha. Ibig sabihin, noong unang panahon, alaw yun. Talagang uso noong unang panahon na meron kang ipaturuan nila meron kang tagapagtanggol, may mananalangin para sa'yo. Pero sa panahon natin ngayon, na panahon ng Omega, hindi pwedeng manalangin ng ipagdasal ka ng kapwa mo. Ikaw na mismo dapat ang matutong magdasal. Kaya nga, sabi, pagdating ng 13 years old, dapat alam na ng bata kung paano ang direktang panalangin sa itaas. Kung ano yung direktang panalangin, diba binalita natin yung mga apat na bawat na salita? Para ang panalangin natin sa bawat gagawin natin ng 6-12-6-12 ay makakadirekta ng diretso sa itaas. So, walang operator, walang mediator. So, paano yun? Sa pamamagitan ng pagdasal natin ng direkta, itong pulang ito, hindi na siya bababa. Ang may katawan ni po, siya magkaangat na nito, kaya gaganap na yung omega. Kapag hindi na gamalan ng isang bata, hindi na po ng isang bata ang paano ang direktang panalangin, history, doon siya sa sinaunang kabuhan. Pero sa atin, ng mga tindig sa tao, ito ang may mission natin. Lahat ng anak natin, lahat ng mga kasambahay natin, na kapaturuan natin siya kung paano ang direktang ng panalangin as early as 13 years old. Pwede mo kung magbunangkas na nagsisimula ka magpamilya ngayon, 13 years old, 13 years mong tuturuan yung anak mo kung paano yung tamang paggawin ng mga pagtuturo ng gawa ng bata. Ang haba ng panahon na yun. Kaya obvious sa yamin, kapag nagawa niyo yung pundasyon na yun sa 20 anos, siya, pagdating ng 14 years old, wala ka ng kakabaka pa. Dahil kahit tumabas siya ng tahanan, hindi ka na matatakot na maparibot siya. Dahil nagawa mo ang tamang pundasyon sa kaisipan ng iyong mga anak. Yan. Kaya yan, ha? So, yun. So, ito yung 40 days. Ayan. Kaya kung sino man ang hindi nakaganap ng 6-12-6-12 na panalangin sa first 24 days, sorry. Kasi ngayon, wala na ngayon maluwag. Dahil pinag-ulit ng sinasabi sa akin ang panalangin na yan. Ang pagganap ng Kwaresmang yan. Siguro ngayon, magkakaroon na lang ng bisayan para malaman kung sino na talaga yung matigas ang ulo, kung sino yung seryoso talaga sa pag-aaral, at kung sino yung nakikisakay lang. Yan, makikita naman natin eh. O, kaya maganda tayo pare-pareho lahat. Kasi itong panahon ng Kwaresma, kanya-kanya tayo ng pagsasakripisyo. Pero gumaganap tayo bilang isang iglesia. Sama-sama. Kaya sa ating paglalakad sa panahon ng Bebes at Kabyari Santo, bawal yung akayan, bawal yung hawak kamay, no? Kasi pagtitiwala ka sa sarili mong lakas. Ayan. Pero kaya na tayo bilang isang buong iglesia sa pag-isabay. No? Okay. Yes. So, yan. Ngayon, pag-usapan natin itong 20, kasi itong 24 by 6 by 6. 24 by 16 by 5. Yan yung, ang tawag ito ay may apat na direksyon, apat na tundok. Ano yun? 1, 2, 3, 4, yung point of intersection. Ano yung panlima? 5. Kaya nga, anak, pati
kami tayo dito sa table of contents ng ating mananatag. Yan. Kaya na, meron tayong pinaghahanguan ng katuroan hanggang natuwanag pa. Itong, actually, hindi na siya Biblia. Binigyan na sa atin yung sasalino, at ito yung pinag-isan. Pero ito ang talagang tunay na banal na aklat. Yung four-way version. Four-way, mababalaw, version. Yan. Ano yung four-way version na yan? Apat na aklat ang ginagawa sa apat na propeta na ginadala sa apat na sulok ng mundo. Isa sa north, ang katuwaan ng Buddhism. Isa sa east, ang katuwaan ng Islamic. Isa sa west, ang katuwaan ng Christianism. At saka isa sa south. Saka ko na sasabihin. No? Pero yung basa inyo, alam na yan. So, ibig sabihin, ang north, east, west, south, ito ang mabuting balita na ipinalaganap para gabay natin sa ating pamumuhay bilang tao. Hindi tayo nilikat dito na tao nung nagbigay ng buhay sa atin, nilikat ang bigay ng buhay sa atin. Parang isa yung guide. May guide. Kaya lang, ang masama, itong guide na ito, itinago ng mga unang nagturo. Kaya ito na yun yung ating pinapanin. Kasi ang sukat dito, 5:16:24. Yung 16 na yan, dito natin tutukuyin na walong anghel na babae at saka walong anghel na lalaki. Kaya doon sa ating kwaresma, meron ni 8. Yung 24 na yan, tumutukoy sa 24 oras na kalalagyan o inalalagyan ng mga arkanghel. Ito ang mga spiritu na nakakadikit, nakakalapit at kaya i-absorb ng naturalesa ng isang tao. Kaya dito nakapaloob yung mga anghel na gawagin natin. Yung nakakadikit sa tao. Kasi kung ang dakilang spirito kung uusapan natin na lumikas ang pili ng buhay natin, high voltage yun. Hindi tayo pwedeng lumakas sa kanya at hindi na tayo pwedeng nakita. Tatapog yung katawan natin kapag sila ang pumasok sa ating katawan. Kaya yung mga anghel, ito yung mga kaya i-absorb ng power ng katawan natin. Yung kanilang kapangyarihan. Ito ang mga antas kung saan naroon na makalabog ang ating mga anghel binagwardya. Kaya yung 16 na yan, yan, 16 para sa walang nangyay na babae, pero ang nangyay na lalaki. Yung 24 na yan, yung 12 oras sa bilin, 12 oras sa liwanag, na siya nagbibigay at nagagabay sa ating mga tao. At yung 5, yan ang tao na meron tayong 5 sulok. Ang isang tao ito na nakalipa, ang dinigitin ng magandura yung paa, yan, 1, 2, 3, 4, 5, ang dinigito ko mo, yung pagtao sa tao. Kaya yan ang tao. Ang tao na kapilig na malakad sa matigas na bato. Yan. Okay? So ngayon, yan. Kaya ito po ang ating pinag-uusapan. Ang walo-walo yan. Kasi papasok na tayo sa 8-8. So, pagkasin natin kung sino-sino ba yung walo sa buhay ng isang tao. Yan. Sa ating pag-aaral, pag panahon ng Kwaresma, i-discuss natin ang alpha, at ang omega. Dapat sa rin, nakadikit na lang ako. Okay, sorry. Ang omega. Yan. Pero sino ang nasa gitna? Sino ang nasa gitna? Ikaw bilang nalisa, nilisa ayon sa kanilang wangi. Ikaw ito. Ang siya ay titindig sa gitna. Alpha omega. Pero ang alpha omega niyan, yan ang pangalan ng okay, negative na ito, ha? Positive at negative pa rin yan. Dito ang gumanap, walong anghel na babae. Babae ng anghel. Pagkatan, okay, anong hirap naman sumulat ng patras? Babae ng anghel. At walong lalaking anghel. Yan. Positive at negative po na rin. Again, kung itong 24 ay positive at negative, ang 8 pala, positive at negative pa rin ang kahulugan nito. So, ano yun? Ano yung positive at negative na yan? Tukulin natin ito. Kasi ito yung larawan ng batang ng taong success pagdating ng araw. Yung sa huling bahagi ng buhay niya, dapat ito ang i-report mo. Ako ay ako na nga ito na nanisa ayon sa kanilang wangin. Yun. Ito ang figura dapat ng taong nahanap kung ano ang kahulugan ng uha. 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 Yan ang uha. Ikaw sanggol, isinilang ka sa mundong
upang hanapin ako. Kaya anong figura ng lupa kapag ikaw ay dumating na sa panahon ng graduation ng buhay mo at ikaw ay namayapa na? Anong i-report? Anong itsura mo? Anong figura mo kapag ikaw ay nag-report na dun kay bro? Kasama mo yung sinagawa mo. Ito yun. Ako ay ako na lang ito dahil nahanap ko yung sarili ko. Ayun. Upang hanapin ako. Sino yung nagsalita ng ako? Sinabigay ng boy sa atin. Pero saan mo isimula? Anong guide mo? Eh, isa ako sa sarili mo. Dahil nalisa tayo ayon sa kanilang buhay. Lagi may dalawang klase. Lagi may dalawang tungkol na direksyon. Pero nasa isang lalagyan. Okay. So, ito yung A. Ito yung D. Sino ngayon ang dumidireksyon sa alpha at sino yung dumidireksyon sa omega? Babae o lalaki? Sino sa alpha? Babae o lalaki? Lalaki. Kasi ang unang gumanap at nagturo ng tama sa tao at nagtulis ng mali ay ang lalaking anghel. Sa katauhan na nakilala natin Kristo. Diba? Yung tinakot ako. O, sige, kunin natin yung kasaysayan na siya ay tinakot ako. So, ang gumanap sa alpha ay lalaki. Kaya ang walong anghel na lalaki ay nagsisimula ang pangalan sa letter A. Lahat sila ay letter A. At ang walong anghel na babae ay gumanap sa huling bahagi. So, anong letter yun? B. Yan. Kaya yun yung B. Victory. Kasi di ba yung pagkakagay dyan? O yan. Yung figura ng anghel. Kaya ito ngayon ang figura ng mga anghel na babae. So, walo sila. Hindi ko muna babanggitin ang mga pangalan ng walo anghel na babae. Ah, babanggitin ko pero hindi ko na muna isusulat. No? Sa lalaki, Amari Alpacado. Amari Arco Aragua Taragay Amari Alpacar Apalco Akdude. Walo sila. Sa babae, Birgum, Birgum, Birgudes, Bernatum, Birgunan, Meranin, Bertanino, sa Patricia. So, walo ang hiyan na babae at walo ang hiyan na lalaki ang lumilha ng ating walong planeta. Nakita mo? Walong planeta, ang ating solar system. Kaya nagtataon lang na sa ating mundong ginagalawan, mataas kasi, no? Yan, yan ang ating, ito yung ating solar system. Ito yung mga planeta. Walo ang nasa loob, isa yung nasa labas. So, sa buwan ng April, June, pag-iwala natin yung creation ng solar. Ako yun, hindi. Sa whole week, tatalakay tayo. April, yan, solar system. So, paano nila nalita ang solar system? Kasi kung bakit may walong planeta sa loob, pang siya yung Pluto, kasama pa rin yung Pluto, no? Kung paano naging walo yan? May kinalaman ang walong anghel na babae at walong anghel na lalaki. Nagkataon lang sa mga trumilera, si Jesus at saka si Misa ang naging magkapareha sa planet Earth. At siya kinalalagyan natin ngayon. Kaya silang dalawa ngayon, yung walo niya, kasi kabuuan na eh. Hindi lang buong universo ha, buong solar system ang tukoy ng kwaresma natin. Kasi kung dito itong walong anghel na babae, walong anghel na lalaki, na lumikha ng walong planeta ito, o, imagine mo, isa na lang yung magulang natin na sa sin wala si Jesus sa kasimisa. Kaya yun lang natin pagkakunan ng pansin. Kung bakit nilalimita ang tao na kanilang kawangi para maging tagapamalaga ng kanilang ginawang bola-bola, yung planet Earth. Kaya tumoy lang tayo sa ating pag-usap. Pero ano yung pinag-usapan natin sa planeta natin ito? Ganun na din sa walang pang planeta. Kaya kung ano yung meron sa planeta natin ito, sa planet Earth, kung may tao, may halaman, may hayop, may dakas, may lupa, may kabunduhan, ganun din sa lahat ng planeta. Kaya yun. Pero hindi lang tayo pwede mag-uwi sa kanila, sa planeta natin, sa itong planeta. Kung mag-uwi tayo dito bilang tao, sa planet Earth, hindi lang tayo pwede sumabi sa planeta, di ba? Kasi lasol sa atin yung hangin niya. Okay? So yan. Ngayon, meron tayong dapat ng kumplasi. Tayo ay bilang templo. Yan, tao. Okay? Itong tao ito, ay ilalagay ko na siya dito. Sabi nga, paano siya naging tao? Paliwan ng kulit, eraser. Okay, malapit na, no? Paano siya naging tao? Ibig sabihin, yung mga, merong imaginary line ng krus na daan. Lagi yung imaginary line ng krus na daan. Yan, ito yung point of intersection. Lagi yan, sa mga atoms, merong ganyan. So,
ikaw ay, ikaw ang isa. Ikaw ang titindi sa pagitan ng simula at katapusan, dilim at liwanag ng buhay. Dahil ikaw ang lika ay sa kanilang wang, sa merong nilagay na dalawa. Dalawa ko yung sipay yan. Kaya yan ang ganyan. So, hindi natin ang taong ito. Sa panahon ng trial and error, hindi mo pa pwede itaas sa dino success ka na. Yan, trial and error. Yan ang tao. Nasa trial and error ka pala. Pero ano yung figura? Ito yung success na. Pero ito yung habang ito ay nasa isang antas ng buhay mo bilang tao. E ano naman yung tao? Wala pang alam. Ito yung goal. Ta. A. O. Eh, yan ang tatlong antas ng tao. Yan ang tatlong antas sa pagdadaanan ng pag-aaral ng isang tao. Kung baga sa pag-aaral na sa material, elementary, high school, college. Kung sa edad ng tao, ito yung mga anak, ito yung mga magulang, ito yung mga lolo-lola. Senior citizen. Tatlong antas na yan. Kung pagdating naman sa kaalaman ng tao, ito yung taong-taungan, kaya wala kalam. No? Wala kalam, pero may mga marunong, wala kalam. Ito naman yung taong-taungan, sunod-sunodan lang. Ito naman yung taong kilala niya ang kanyang sarili at alam niya ang kanyang pinagsimulan bilang tao. Yan. Dahil ako ay ako na nga ito. Lagi ka ayaw sa kanilang wali. So, tatlo ang tatlo pa rin ng tao. Laging tatlo. Laging tatlo ang antas sa pagdadaanan. Kaya sa katuruan, dapat kung tayo ay nagigil, sa katuruan na tayo ay sunod-sunuran, na tayo ay walang alam, sunod-sunuran, walang alam, sunod-sunuran, taong-taungan, dapat baguhin natin, kasi dapat pumasok na tayo ito sa kolehiyo. Ito yung mga unang nagturo sa atin, elementary sa high school, kailangan meron pang guardian, mananalangin ka na lang, meron ka pang taga, ano tawag doon? Yan. Meron pang mananalangin para sa iyo, hindi dapat panahin na, dapat ikaw na mismo ang hihingi ng direktang panalangin sa kanila. Dahil ikaw na yan, mas nalita kayo sa kanila kami. Okay? So ito na yung padron. Kung paano palalakasin ang isang tao ito. Meron kang material, positive, at meron kang spiritual para makatindi ka ng yan. So ano yung spiritual? Ito na yung ginamit natin. Meron tayong 40 days na gagampanan. No? Yung 40 days na pananalig. Ano yun? Yung pagganap. So, ito yung north, east, west, south. Para sa mga batihan. Pero para sa mga first-timer, east, west, north, south. Again, pagdating sa 12 o'clock ng ating gabi, sabay-sabay tayo nakaharap sa south. Nagkaiba lang sa north. Sa umaga, tanghali at kahapon. No? Yan. Pero ito yung old-timer, ito yung first-timer. Pagdating naman sa material, yan. Meron tayong ginaganap na pananamin ng fasting. 24, 8, at saka 8. Ito yung 40 days. 40 days dito at tumatutan pananamin. Direktan pananamin. Ito yung isa sa mga kalagahan ng isapo. Isapo. Pagdating naman dito, ito yung ating fasting and abstinence. O, sino sa iyo ang makakapagpatunan na mas malakas ang ating katawan nung hindi tayo kumakain ng solid liquid from sunrise to sunset? Di ba mas malakas ang katawan niyo pag hindi kayo walang tubig, walang pagkain maghapon? Mas malakas. Ako, ha? Ako, sa ibang istena, nag-inigal ko rin yun, sabi niya. Mas masarap pa ngayon wala kang kain eh, maghapon. At saka mas marami kang natatrabaho. Wala pang gasto. Di ba? Pakakasipin. Okay. Masarap kung hindi tayo hindi mag-invite ng bisita. Pero ang isa sa mga naranasan namin talaga ng testing, handaan, anniversary namin sa San Jose. Nandun kami sa restaurant, nandun pa yung sikat na artista sa Channel 7. Alam mo ba, kumakain sila. Kami, may tubig sila, may soft drink sila nila tikman. So, pero andun yung testing, andun yung talagang control mo sa sarili mo. Diba? Yun ang maganda yun, na-testing namin sa sarili namin. Kaya pala namin magtigil sa kabila ng hainan mo kami ng mga lahat ng karamihan, eh, pero sakripisyo. Yun, ano ba sakripisyo? Kaya may kabila namin yun. Okay, so yun mga kaibigan ng kahulugan,
tayong pinag-aralan kagaya ng Ukmadak Abunata. Ilang letra yun? Okay. Walo sa una, north, east, west, south. North, east, west, south. Walo din yun. So, tumutuko yun sa walong babae at saka walong lalaki. So, sa tala, si Juan Mateo, Juanen Mateo Marco Lumam. Ilang letra bawat pangalan? Six. So, 6 plus 6 is 12. What is Mateo Marco Lumam? Di ba ang dami ng tubig? Di ba ang dami ng tubo?
iba ang papasok, iba ang palabas. Tama? May bibig lumalabas sa puwet, pero yung pagkain pinapasok sa bibig. So, nandiyan lang nakalinya na yan, naka-install na yan, pero i-activate na natin yan. At yan ang dahilan kung bakit tayo nagpupulsigin ipalaganap ang katuruan natin sa tibig katamo. Ngayon, balik tayo sa uha. Balik tayo sa uha. Bumburahin ko muna ito. Yan. Balikan ko lang muna yung kotso. Sabi nga, ang uha na yan ay tatlong antas din. Ikaw, yun ang kalendaryo natin nga. Ang kalendaryo mo. Bigyan mo ako ng kalendaryo mo. Kasi ito, okay. Hindi ito. Yung uha. Ayan, mama. Ipaliliwanag ko lang yung sa uha. More on close up tayo. Dito. Ito ang sumisimbolo ng kwaresma. Uha. Yan yung kalendaryo na mamagod ng pinamid ng buhay. U-uha. U-H-A. Pero pagdating sa gitnang bahagi, nandun pa rin, meron pa rin uha. Ito yun, paliwan ko rin. Nagsimula ng buhay natin bilang tayo ay tao, nagsimula tayo sa dilim, alpha. Nagsimula tayo sa dilim. Aray ko kahulugan ng alpha yan na dilim ng ating buhay. Ito po yung panahon na nasa loob tayo ng sinapupunan ng isang babae bilang ating ina na 40 weeks. Ang itatagal natin, kung more or less, 10 buwan, siyang na buwan, o hanggang 10 buwan. 40 weeks yun. Ako na naman yung huling bahagi. Dilim pa rin ito. Kasi ito na yung gaganap na liwanag. Nasa loob tayo ng piramid. Ano yung huling bahagi niyan? Yan po naman, yung kapag namatay na ang isang tao, nasa dilim na siya. Patay na eh, kasi ang liwanag, nasa loob ng piramid yung liwanag, yun yung habang may buhay. So ano yung pagkamatay ng tao na tumutukoy na 40? Ito po yun, na ibig sabihin ay, habang ikaw ay nasa mundo pang ito, meron kang 40 days na ilalagalag mo sa mundo para balikan mo ang iyong mga mahal sa buhay at kunin mo ang iyong amoy, ang iyong alaala. So, kapag dumikit ka sa iyong anak, pinuntahan mo ang espiritu ko, dumikit ako sa aking anak. Pag alis ko doon, magkaroon naman ako ng aking anak. Pero pag alis ko doon, tanay ko na kung ano man yung ugnayan na meron kami bilang mag-ina. Meron kang 40 days para gawin mo ang lahat ng iyon, kasama mo ang anghel pinagwarga mo. Kasi siya ang magkagabay sa iyo kung saan ka pupunta. No. Yan. Kaya yun yung 40. Kaya ibig sabihin, ito ay tatama sa apat na sundok ng mundo natin natin. At sabihin na naman ako gumawa. Hindi ko na lang perfect yan. No. So ito yung buha. Pero sa gitnang bahagi ng pyramid na yan, kaya nga ito, kasi hindi pa ako perfecto. Yan, sa gitnang bahagi ng piramida yan, ang patutulog yan, no? Meron ka pa rin UHA. Ito ngayon, yung sinasabi, ay diba, galing ko talaga. Ito ngayon, sumisimbolo sa ito bilang bata. Yan, nilecture ko na ito ng January 2012. Magsisimula ka bilang anak. 0 hanggang 20 anyos. Ito ay bilang anak. Nasa panahon na ikaw ay tuturuan ng iyong magulang ng mga fundasyon ng buhay. Kapag may mali kang ginawa bilang anak, dapat ituloy. Dapat ka rin tanungin kung kinakailangan. Dahil para matutunan mo ang pagkakaiba ng tama at maniniwa ng isang bata. Ngayon, ito naman yung gina na 13 hanggang 30. Ayos. Ito ang tunay na kahulugan ng kwaresma. Yan. At ito naman yung 30 hanggang 33.5. Hindi na, no? 33 to 33.5. Yung huli yung bahagi ng buhay mo. So, ibig sabihin, yan mo yung ibig sabihin ng ating piramid na kalendaryo sa likod. No. So, yan. Ito yung kamatayan. Meron ka pang 40 days. Ito naman yung conception, pag-umundi. Pag-buntis, yan. Nakabiliw ka pa rin yan. Buntis, yan. So, ito yung habang ikaw ay tao na sumigaw ng uha. Dahil ito ay naging bata, ito ay naging magulang, at ito ay magiging lola. Tatlo ng tas ng buhay. Kaya, yun ang sumigaw na yan. Ngayon, ilang weeks ba ito 40? Weeks, ito naman ay 40 days. Ito rin ay 40. Ilang beses ang magpo-40?
magkaganap ng kwaresma sa iyong buhay. Ito yun. Kasi nga, pag ilan ang hero ng 20 anyos, sabi dito sa ating figura, okay lang. So bakit dito, hindi mo pa kailangan gumanap ng pagsasakripisyo sa ginagawa ng ating kwaresma. Pag hero ng 20 anyos, dapat sagot ka pa ng magulang mo eh. Ang lahat ng kaligtasan mo, sagot pa ng magulang mo. Ha? Kaya nga, may ang batas natin, dapat yan umago. Sa mga bata ng 20 anyos, ang magulang ang parusahan kapag nagkasala ay bata. Dapat. So, yan. Gabay nito kung paano gawin ang batas ng tao. Ngayon, pagdating ng 20 na 30 anyos, dapat natuwa mo yung nakakaanit na yung anak ng tama at mali. Kung paano mo pagkakaiba ng tama at mali. No? Yan. Yan. Ibig sabihin, doon na 30 anyos, tulad naman ibig sabihin na 20 anyos siya, gagawin na kagad siya ng penitensya, magpapaste, yung magpapaste, di ba? Hindi pa. Kasi yung 30 anyos, kailangan pa ng sustansya ng katawan yun. Pero dapat ang turo natin, yung panalangin. Panalangin na kagad, ipakompreso nyo na yung kwaresma. Kaya naman hindi mabigat natin yung kwaresma. Kasi sa dalga ng simula naman tayo, ng 40 days na walang tundig at pagkain, 40 days. Yung pinakakaya, ginawa nila 16. No? Yung iba naman, tutas lang. Kanya-kanya na tayo yung style noon eh, pero ngayon, standard na. Minimum na. Ayan. Pero kahit na standard yung ipinasusunod sa atin, nasa inyo pa rin sa kagustuhan, kalayaan sa inyo ang piliin kung ano yung gusto nyo masarap sa inyo. No? Pero ito ang katakaran. Walang magpupulit sa atin. Okay, so ngayon, sabi nga yan, 40 days. So, ilang 40 days? Halimbawa, isang tao na bumuhok na ng 70 years old. Ilis mo yung 15 years old. Pag sila 60 years old, okay lang gumanap ng 40 days na maglalakad ng sakripisyo sa mundo. Okay na yun. Okay na yun. Pero gumanap ka na lang ng panalangin. So, pag-usapan natin, kailan ka magbabawas ng material mo para magbabawasan yung mga pagkain na iisa ka ng bakterya sa katawan natin, yung mga alat na katawin. Yan ang masarap-masarap mga mahay yung bakterya. So, kailan yung gagawin pa yan yun? Nasa 30 na lang. 15 less 60. 45 years mo lang gagampanan ang 40 na pagsasakripisyo ng material at spiritual. Ang spiritual ang problema eh, 40 days mo gagampanan yan kahit na lulubo-lubo na, kahit ako na sa wheelchair ka na lang, magagampanan mo ito eh. Pero ang material na fasting, 45 years mo lang gagampanan para pag dumating ang end mo sa buhay mo bilang tao, hindi ka bedridden, hindi ka sumasakit sa, sorry po, hindi ka nagkakalat sa dieter. Kasi tapos hindi ka makakabala ng mga anak mo kasi ang mga anak natin yan, pag umidad sila, may sarili na silang buhay. Alam mo ang kagandahan pa sa ating mga tindi kapag namatay? Walang pinahihirapan sa anak, walang pinalalak yung gasto sa ospital. Mag-m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 ag
pinundin mo po ninyo ang Espiritu na ibabalik sa tao na may dalawang kasipan. Kaya hindi magtataka lahat ng panahon ngayon, sila ngayon, pataas ng pataas ng pataas ang landas ng kasipan ng mga kabataan ng sinisilang. Dahil sila yung mga sinala na sinala na sinala. Ang lahat ng mga hindi nagkapay ng dalawang kasipan, sana pupunta.